diretso na sa line to. So, ngayon, ang function naman ditong sa portion na to. Halimbawa, ito ang pilot light stop. So, normally kapag hindi nag-energize yung motor, naka-ilaw to. Naka-ilaw yung pilot light stop. So, meaning ito ang indication light na mag-i-indicate na ang yung motor nasa opposition, nasa off position. So, tapos itong push button na to, dito mayroong maintaining contact ng CO1, itong push button normally open, tapos magnetic coil. Halimbawa, kung i-post natin dito, i-post natin yung push button normally open, pag dito, mag-close contact siya, tapos mag-energize yung coil. Pag-energize yung coil, itong coil na to mag-o-open siya. Mag-o-open siya, tapos nag-o-off yung pilot light stop. Nag-close naman itong auxiliary contact ng CO1, kaya mayroong indication siya na nag-energize na yung pump. Tapos dito naman, halimbawa kung may abnormality sa winding ng motor, like as I said before na mag-overcurrent, mag-over temperature yung winding, itong open na to mag-close yung TOR, kaya may indication light siya, nag-indication light ng TOR na ibig sabihin nag-trip off yung overload relay. So yun ang indication ng pilot light TOR na nag-overload yung motor. So ang gagawin naman, ito ang reset niya para mabalik niya yung ano, kasi kapag nag-trip off yung overload yung TOR, itong contact na to na kung normally close, nag-open na yan. So hindi mo na ma-re-energize yung magnetic coil para pa-energize ng pump. Ang gagawin natin dito para mabalik siya, mag-close connection, ito lang. I-reset lang natin to. Ito ang reset. Kung may makita kayo dito, ito ang stop, ito ang reset. I-reset lang natin to, tapos babalik na yan kapag mag-cooling down na yung temperature ng winding ng motor, babalik sa close yan kapag i-press to. Okay, yun lang ang discussion natin sa motor controller stop-start. Mula tayo ang discussion natin mula sa stop-start motor controller power diagram. Natapos na natin dito, yung motor na lang ang remaining. Tapos dito na din, na-discuss na natin dito din yung function ng stop-start motor controller. Then, ang sunod na video, i-demonstrate natin kung paano i-kabit ang bawat device like magnetic circuit breaker, magnetic contactor, yung TOR, yung pump, tapos yung installation din at saka wiring ng mga controller devices like dito sa mga push button, pilot lights. Okay, yun lang, abangan natin ang sunod na video, yung actual wiring sa bawat device.